NBA free agency signings. But first, make sure you like this video at mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para wala kang mamintes ng mga videos natin. First, Milwaukee Bucks will sign Serge Ibaka to a one-year deal. Nakuha nila ito noong February trade deadline. At sa 19 games na nilaro niya, nag-average ito ng 7 points at 5.3 rebounds per game. And over his career, he is averaging 12.1 points, 7.2 rebounds, at 1.9 blocks per game sa loob ng 903 games, 679 na naging starter. Minsan na siyang naghari sa NBA sa depensa. Actually, hindi nga minsan yung apat na sunod na taon. He led the league in blocks from 2010 to 2014, naging 3-time all-defensive team at naging kampyon noong 2019 para sa team ng Toronto Raptors. And para sa Bucks, nakita nilang malaki ang matutulong niya moving forward kasi syempre, veterano at may championship experience. Next, another NBA veteran ang isa-sign para naman sa San Antonio Spurs, Gorgui Dieng, to a one-year contract, $2.9 million. Noong 2021, nakapaglaro na siya dito ng 16 games. Nag-average ng 5.3 points at 2.6 rebounds. Pero bakit nga ba kumukuha pa ng ganito kahit rebuilding mode ang gagawin ng Spurs? Need pa rin talaga ng veterano para sa mga batang players kahit nga si Coach Pop niretain pa rin nila for another year. Kailangan merong mix eh. Naglaro ito sa Wolves ng 7 taon bago ma-trade sa Memphis Grizzlies. Makikilala pa rin siya ng mga tao bilang masipag na player para sa Minnesota. Nag-peak nga ito ng 2 years from 2015 to 2017 kaso lang hindi napansin ng mga tao. Pero good signing for the Spurs. And lastly, magbabalik na ang bubble MVP na tinuturing ng mga tao. TJ Warren will sign with the Brooklyn Nets for 1 year. A pretty decent signing para sa Nets. Total, mawawala na yung dalawang star. Kumuha sila ng trial superstar. Low risk lang naman yan eh kasi 1 year and coming from an injury. Kumbaga parang testing kung mag-e-explode uli. Tsaka perfect opportunity ito para kay Warren kung siya yung matitirang scorer. For sure, igagrab niya ang chance na ito para magpakita ang gilas. Bago ang pandemic, he is averaging 19.8 points, shooting 54% from the field at 40% sa 3-point distance. Tapos, pagdating ng bubble, he is one of the best players out there. Iba talaga kung walang distractions eh, no? Pure basketball lang. Sa loob ng 10 games, nag-average ito ng 26.6 points per game. Kasama dito yung 53-point na eruption niya. Again, magandang signing para sa Nets. Let's see kung MVP mode pa rin siya next season. That's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.